Nagpasyang South Korea ang matibay na katuwang ng Pilipinas sa seguridad na i-transfer sa Pilipinas ang isang luma ng Pohang class anti-submarine warship. At alam nyo ba, ang halaga na ibinayad dito ay hindi makapaniwala, $100 lang. Tama mga bro, $100 lang ang halaga ng isang warship. Ngayon, bigyan natin ng pansin ang epekto ng transaksyon na ito. Dahil sa karagdagang warship na ito, sobrang tumaas ang kahandaan ng Pilipinas sa pagpatrolya ng malawak nitong maritime borders. Parang isang malaking upgrade mula sa bisikleta papunta sa supersonic jet. Dahil dito, mas malakas at mas ligtas ang Pilipinas sa pagprotekta sa kanilang karagatan. Pagdating sa military hardware, ang South Korea ang naging pinagmumula ng mga kagamitang militar ng Pilipinas maliban sa kanilang pangmatagalang kaalyado, ang United States. Nagkakalat sila ng mga dekalidad na fighters, patrol ships, armored vehicles, at army trucks. Parang Pasko na ngayon para sa militar ng Pilipinas. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ibig sabihin, nagpapalakas ang Pilipinas sa larangan ng depensa. Nagbubuo sila ng malalakas na partnership, gumagawa ng matatalinong mga deals, at nag-a-acquire ng mga kagamitan na kailangan nila upang protektahan ang kanilang mga hangganan at ipanatiling malaya ang kanilang soberanya.